Harapan nga ng number 9 at number 10 seed sa Western Conference na Utah Jazz at Golden State Warriors. 2-game winning streak ng Golden State ay susubukang pahintuin nila Jordan Clarkson. Magawa kaya nila ito? Well, sa first quarter natin, si Looney at ang Hesse move ni Poole ang first 4 points ng Warriors. Ito namang si Dante DiVincenzo at Lauri Markkanen nagsagutan ang kanilang mga 3-pointer. Tigdalawa nga sila dyan mga idol at natay nga ang laban after nga ng layup neto ni Jordan Clarkson. 10-2 run pa ang ginawa ng Utah kasama dyan ang isang floater ni Clarkson. Tapos, one more 3-pointer pa nga daw sabi ni JC. Kaso, sumagot nga ang Warriors ng kanilang 5-0 run and at the end, 10 nga ang lamang netong Utah 37-27, Lauri Markkanen 14 points na agad. Sa ating second quarter naman, naging back and forth ang labanan ng dalawang team sa kanilang opensa pero ang Utah Jazz ay may hawak ng momentum sa labang ito with their 10-point lead. Warriors ay hirap ngang makashoot mga idol sa second quarter. 29% lamang ang shooting nila sa mga 3-pointers. Pero itong rookie na si Patrick Baldwin Jr. coming up big mga idol. Dalawang 3-pointer agad ang ilang bag sa kanyang team tapos 4 points pa ni Jordan Poole naging tie na ang laban. Pero ang Utah ay hindi naman nagpahuli. Quick 5-0 run sa huli para nga bigyan sila ng 5-point lead after 2 quarters 59-54. Third quarter nga natin ay medyo sloppy ang paglalaro ng Warriors pero nang pumasok na ang kanilang mga 3-pointer ay tsaka namang pumasok din ang mga 3-pointer ng Utah Jazz. Tapos grabe nga itong super tough step back 3-pointer ni Clarkson mga idol, ang lupit. Pero nga ang Warriors hindi talaga sumusuko, lapit nga sila ng lapit at tumawad pa sa 5 points ang inabol nila. Pero ang Utah naman mga idol sa tulong nga rin ni JC ay tinutulungan na palayuin itong ang Golden State Warriors hanggang nga mga idol na inis na itong si Jordan Poole matapos nga siyang makuha na ng offensive foul na ito ni Clarkson tapos umiscore pa si Jordan at the other end. Sa huling mga minuto nga ay itong si Ty Jerome at ang kanilang rookie na si PBJ, 6 straight points ang iniscore para maging 6-point game ang laban after 3 quarters 94-88. Sa pagbubukas nga ng ating 4th quarter ay 3 straight 3-pointers ang ginawa ng Warriors. Patrick Baldwin Jr., Jordan Poole at Draymond Green para nga lumabang ang kanilang team. Pero eto namang pero ang Utah naman mga idol agarang binawi ang lamang na yan sa Warriors 101-97 with 7 minutes left in the last quarter. Kaso nga mga idol, etong si Ty Jerome ay nag-ala Stephen Curry sa huling mga minuto, 5 straight points ang ginawa, isang pull-up 3-pointer. Sinamahan pa nga ng 3-pointer ni DiVincenzo, may 6-point lead bigla. Ang Golden State Warriors 107-101, 10-0 run ang kanilang ginawa. Dito nga mga idol, ang clutch defense ni Draymond Green pinipigilan ang Jazz offense. Kaso si Vanderbilt naka 2 points tapos clutch step back 3 ni JC, naging 1-point game na lang ang ating laban. Kaso nga kinapos na rin ang Utah sa opensa at nagresulta sa panalo ng Golden State 3-game winning streak, 112-107 ang ating final score. Ang nanguna nga para sa Golden State ay walang iba kung hindi si Jordan Poole with his 26 points, DiVincenzo 19 points, Ty Jerome mga idol na nakashoot ng clutch 3, 17 points at 7 rebounds, 2 assists. Sa kabilang team naman si Lauri Markkanen ay may 29 points and 16 rebounds, Jordan Clarkson 22 points at 2 assists.